sabi na nag-usap kami na kasi nga tama si Ray. Nagpabaya talaga tayo eh. Kasi nga binigay siya kay Paya ni Lenti natin ginawa yung gusto nila mangyari sa akin. Magandang araw mga kaibigan at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa muli po mga kaibigan, ako po naman sa Taong Gala at sa araw nito ay isa na namang reaction video ang ating ibibigay. Ito po ay patungkol sa vlog ni Kabusiness doon po sa pamilyang Kian and Ryan. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hinihiling ko sana na suportahan at pindutin natin ang subscribe button para kay Kabusiness. Andyan po ang link sa baba, Kabusiness Official. Isama na rin po natin si Papa Dins mga kapatid. Nasa link pa rin po ang sa kababa. Pindutin natin. At syempre, isama niyo rin po ang inyong abang lingkod, Taong Gala at ang Bill Bluton para maging updated kayo sa ating pang susunod na mga reaksyon. Tayo po ay gumagawa ng mga reaksyon video patungkol po sa mga charity vloggers. So, ito nga po mga kaibigan, inyo pong narinig ang sinabi ni Kian na nagsapapahayag siya na umiyak. Alam niyo ho, talagang sobrang pagsisisi ang nangyari sa pamilyang ito. So ganito yun. Alam naman namin kasi tayo may kanya-kanyang karapatan, di ba? Ano, Mrs. Kabusiness, may karapatan kayo. Kaming tumutulong, meron din namang karapatan. Hanggat maaari kasi iniiwasan natin na masaklawan namin yung inyong karapatan. So, ang isa lang sa pinaka napakaganda ugali noon ni Kabusiness. Dahil kahit tinutulungan ka, isinaalang-alang pa rin niya yung tinatawag na karapatan. Kumbaga yung magdidesisyon ay ikaw pa rin. Alam niyo, sobrang nakakalungkot isipin ang mga pangyayari dito kay Kian at Brian. Nagkaroon sila ng pagkakataon na maiahon mula sa waiting shed, dalhin sa isang bahay. Binigyan ng tindahan, binigyan ng puhunan. Doon sana ay talagang mabubuhay na sila. Doon sana ay pwedeng makausad na sila sapagkat ilang buwan din na nilibre ni Kabusiness yung kanilang renta. Malaking tulong yan para sa kanila. Napakalaking pribilehiyo sa kabila ng lahat na marami tayong mga Pilipinong ganyan ang katayuan. Maswerte sila at nakita sila ni Kabusiness. Pero ang nangyari po, tila napabayaan. Nung pagkakatayo nyo na nabisto ni Kabusiness, nakapagdesisyon si Kabusiness na sa kanila na lahat ang responsibilidad. Pero ang isa sa nakakalungkot isipin, ng isang araw na magtagpo sila, nakita ni Kabusiness na mamalimos. Yun yung isang masakit na punto. Mamamalimos sila para kumita ng barya, samantalang iniwan nila yung simpleng pagtitinda ng kakanin, pagluluto ng turon at ng banana queue, hindi lang 250 ang kanilang kikitain. Pero dito, ako, bilang isang vlogger at followers, bilang nagmamahal sa Kabusiness family, alam nyo po mga kaibigan, nasasaktan ako. Ang masakit kong nakikita rito dahil sa pagpapamilya, mas higit na dapat magpakita ng kusang palo at responsibilidad ang lalaki. Si Brian dapat dito. Pero sa nakikita natin, mas higit na marami ang responsibilidad na nagagampanan ni Kian kaysa kay Brian. Sa pagkakataong ito, Brian, sana po ay isipin mo na maswerte kayo dahil may taong tumutulong sa inyo. Paumanhin po, Kabusiness, kung ako po ang masusunod, kung para po sa akin, mga kapatid, marahil stop na po ang tulong kasi nagawa na. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang puso ng isang Kabusiness at Mrs. Kabusiness. Nung nakita nila, agad nilang inilipat si Kian at Brian sa ibang bahay at sinabi nila, bibigyan uli ng pangalawang pagkakataon. Bibigyan ng puhunan sa pagtitinda ng balon. Well, sana naman, sa pagkakataong ito, pahalagahan niya ang tulong na ito. Kaya ako sinasabi na ako kung para sa akin ay maaaring hindi na tapos na ang pagbigay ng tulong kasi
batid naman ng lahat, the business na napakabait ng tao. Batid ng lahat na napakataba ng inyong puso. At sa pagkakataong ito, hindi na kayo ang nagkulang. Sa pagkakataong ito, wala na kayong pagkakamali. Pero, ganun pa man, sabi pa nga ay hindi mo hahayaan, hindi mo kayang ipikit ang iyong mga mata sa sitwasyon nila Kian at Brian. Bueno, salamat sa pagkakataong yan. Salamat sa pagkakataong yan na muling binigyan ng pangalawang pagkakataong maitaguyod ang buhay ng mag-asawang ito. Sana naman, Kian at Brian, bigyan nyo na ng pagpapahalaga ang ibinigay sa inyo na pagkakataon. Marahil kung hindi nyo ito mapapalago, kung hindi nyo ito mababantayan at maaalagaan, masasabi kong baka magsara na ang pintuan ng mga taong tutulong sa iyo. Dahil sila ka-business, limitado din naman ang kanilang resources. May mga taong tumutulong sa kanila mula sa mga sponsor at baka wala nang pumansin sa inyo. Huwag naman sana. Pero kung itong bagay nito ay makikitang mapapalago nyo, maaaring matulad kayo kay Vera at Lito na nung binigyan ng second chance ay natuto at napalago nila ang kanilang tindahan, may dumating pang biyaya. Sabi pa nga dito sa pagkakataong ito, importante ang aral. The reason why na ganun ang naging desisyon ni Kabusiness dahil gusto niyang maramdaman ni Kian at Brian ang tinatawag na responsibilidad at mayroon silang matutunan. Dahil tama nga pala, sabi pa nga sa kasabihan, kung hindi mo papaluin, ay hindi sila masasaktan, hindi sila aaray, at hindi nila mauunawaan ang lahat. Kaya, sa pagkakataong ito na tila naunawaan nyo na ang salita ng pagpapahalaga ng buhay, sana naman ay magsumikap kayo. Sana naman, lalong-lalo na kay Brian. Sana Brian, ikaw bilang ama ng iyong pamilya, ikaw mismo ang talagang magdubli sikap, magdouble effort para ipakita ang pagmamahal sa kanila. Maswerte kayo dahil nakita kayo ng isang ka-business family na ang puso ay hindi ipinipikit ang pagtulong at itinuturing pa kayong kapamilya kahit hindi ka dugo. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, nagbigay tayo ng reaksyon sapagkat ito rin po ang nararamdaman ko. Paumanhin kina Kian at Brian, kung may nasabi akong nasaling ang inyong damdamin, kaya alam po natin nasabi yan dahil pare-parehas din tayong nagmamahal sa isang ka-business family. Mahalaga ang bawat sentabo na kanilang binibitawan sapagkat nakakapagsagip yan ng buhay, hindi lang ng inyo, kundi ng iba pang nag-aantay na sila'y matulungan din. Maraming salamat sa kabutihang loob ka-business. Ginagalang natin at nare-respeto ang iyong desisyon sa panibagong pagbibigay ng pagkakataon kina Brian at Kian. Pero sa muli, Kian, iiwan ko sa inyo ang dasal at panalangin na sana sa pagkakataong ito, pahalagahan nyo na ang pagtulong na ibinigay ni Kabusiness dahil baka sa huli, hindi na natin muling makuha pa. Alright, hanggang dito na lamang po mga kaibigan and mega love shoutout to Kabusiness Family. Of course, Papa Dins mga kaibigan at ang lahat ng mga charity vloggers, i-follow po natin. At syempre, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin. Andyan po ang Team Ayuda Revive. Mega love shoutout to Ate Ligaya, NSB. And of course, mega love shoutout to Team Bornibol. Andyan po si Shirley Admin Vernibol, Kapangarap Vlog, Miguel Love Shoutout, Creselda Whitey,
Minga-minga love shout out. At syempre sa lahat ng mga bumubuo ng Team Vernival. Minga-minga love shout out din po sa ating pong Team Banana kay Tropa Raul. Ang ating pong Team Budol, Moose Aljas, Link, MV Survivor Francia. Minga-minga love shout out sa iyo, Charms Joy. Minga love shout out din sa ating mga kaibigan sa Team Pima. Everyday Monday, Rakitira in Taiwan. Barbie Moon, Boss Rapi Mapagmahal, Rims Sarat, at sa lahat ng ating mga kasama. Of course, miga-miga love shoutout din sa ating Team Legit Extreme. Ayan, Ken Celeste, andyan po si The Shining Pilipina, miga-miga love shoutout ka Balbun, sa lahat ng bumubuo ng ating pong Team Legit Extreme. Miga-miga love shoutout and congratulations sa ating first charity mission na naging matagumpay. Ganoon din po mga kaibigan, aking pong pinapasalamatan ang lahat ng ating pong mga member sa ating pong channel, yung pong nagpindot ng ating membership button. Maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta. Yan, maraming salamat po sa ating mga members na sila Normendap de Leon, Len Herakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joderis, Vicky TV, Ken Celisti, Joan Channel, Joselito Masibak, Anix Vlog, Renaldo Serafin TV, Swiss Pandi, Wilber Machua, Clarita Dimayuga, Aruba Nuli TV, AAA Motoblang, Onika Angel, Grisel W, Bundok Tralala, Det Gonzales, Jocelyn Reños, Los Bimen Band, My Mother's Diary, Wandering TV, Amap Balmero. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pong channel. Hanggang sa muli po, ako po si Taong Gala. And shoutout po sa ating mga Waray-Waray Vloggers, Nortihanon, Maestro Waray, Jonathan Cano. Miguel Love shoutout at sa lahat ng ating mga Waray-Waray Vloggers. Sa muli po mga kaibigan, Taong Gala. God bless and bye-bye.